So check natin yung kanyang play, guys. What's up, guys? So ayan, kung papansin niyo yung motor ni Papa. Kasi ito minagic lowered natin. Hindi siya pwedeng i-lowered dito. At ayaw naman niya ipa-machine shop. Kaya yan, minagic lowered natin. Kung alam niyo itong motor na to, Yamaha SZR. Yung mga front forks nila ay mahaba, mga ganito ata. Malaki yung play ng forks nila, kaya yan, minagic lowered natin. At yung oil na ginamit natin ay engine oil lang, pero 20W40. So papatry natin kay Jiro. Mapapansin nyo yan, may oil pa rin, kasi yun nga, ayos ko lang kahapon at hindi yan tagas. Linagyan ko lang talaga ng oil dito kasi nangangalawang na. Hindi ko pa naman pinalitan yung oil seal tsaka dust seal. Yan pa lang yung stock niya. So ginawan ko lang ng paraan. So makita nyo yung play mamaya. A few moments later. So yan, guys, maganda yung play niya. Kasi yung gamit natin lang is 20W40 tsaka yun, minagic lowered natin. Kung mapansin nyo, ilang inch na lang to. Nasa 3 inch na lang kapag may nakasakay. Ayan. Sige, play pa eh. Last. Smooth na yung kanyang play, tsaka hindi siya lumalagotok, guys. Yung naano, yung ingay ito. Itong hose na to, tumatama dito. So, yan. Ganyan din yung gagawin natin kay Nice. So, ngayon, magsasalin pa ulit ng bagong langis. Ayan. Ito ba rin yung gamit natin, Zeke. One year na ata na gamit natin yung Zeek. At yan, kasi naka 54 na tayo, nag bore up, kaya every month nagpapalta ko ng langis para sigurado tayo kay Nice. Tsaka ganun naman talaga, para okay pa rin yung kanyang makina. So, kung mapapansin nyo, guys, tatagas itong fork niya. Kaya papalitan natin siya ng bagong oil seal at dust seal. Hindi ito orig, pero Japan. Pero goods na to. Try natin isalba itong isang fork ni Nice, pero yung isa naman, okay pa naman. Pero dalawa na silang papalitan natin. So, yun. Baka hindi ko ngayon magagawa tong ano, pagpapalit ng oil seal at saka dust seal. Baka itong langis muna, kasi may gagawin tayo ngayon. Ayan. Madumi pa si Nice, hindi pa natin siya linilinis kasi lagang maulan dito. At yan, nilagay na natin yung tawag yan, drain plug. So magsasalin na lang tayo ng langis. Itong nabili ko ay 1 liter, kaya yan, 800 ml lang lalagay natin kasi 125 lang tong engine. Ayun, guys, magsali na tayo nito. Zeek M9 10W40 fully synthetic. Yan. So hindi to yung gagamitin nating oil sa engine. Yung nabili ko ay engine oil din lang, Havoline, pero 20W40 yun, so mas malapot. So yan, salin na natin. So lumipat tayo ng place kasi as usual, umulan na naman. So punasan muna natin siya para malinis naman. So yun, may 200 ml na natira kasi 800 ml lang yung lalagyan natin dito. So
start na natin, guys. So, kick-start muna natin. So, day 2. Ito, kompleto na mga gamitin natin. Rubber mallet. Sangkap to para sa magic lowered natin. Ayan. Clutch spring. MTRT. Joke lang. Stock na to. Tsaka, shoutout pala kay Idol Graham mo to. Sa kanya to. Yung mga dust seal, oil seal. At itong oil natin. Kahit anong oil, basta yung viscosity is 20W40. Yan, kasi mas smooth o iwas tagtag. Babaklasin ko na to, guys, para gawin na natin yung magic lower. So let's go. So yan, guys, nabaklasan natin yung front fork. At yan, mapapansin nyo yung isa may kagas na. So hindi ko muna babaklasin tong isa para may pakita sa inyo na kahit pantay to, eh mas bababa tong inner tube ng isa. Yan. Baka hanggang dito. Makikita na lang kung gaano kahaba yung kakainin nito. Mga 1.5 inch ata to. So yan, guys, baklasin ko na lang yung isa para may magic lowered natin. At lilinisan ko na rin siguro, hindi ko na ipapakita. Gas lang yung gagamitin natin para malinisan lang sa loob niya. Guys, maulan. Bali, may problema tayo, guys. Yung clutch spring ng pang-rider 150, hindi siya pwede dito sa dumping rod ng XRM. Kasi hindi siya pumapasok. Ito yung stock na spring ng dumping rod. So ito, sakto lang. Sayang. Buti na lang may nahanap akong yan, bushing ng shock ata to. Buti na lang sakto. Yan o. Bale, dalawa to. Kaso yung isa mas maiksi. Kaya puputulan natin. Hindi pala pwede itong clutch spring ng Raider 150. Sayang. Graham, hanap ka na ng bushing ng shop. So putulan na natin to, guys. So ito na yung nakat nating bushing, guys. So magkasing haba din to yung spring tsaka itong bushing. Ako kung anong bushing to, sa shock or dun sa swing arm. So kasyang kasya na yun, guys. Yan. Tsaka itong spring. Ganon din sa kabila. Pero yung isa, hindi pa natin nabaklas. Babaklasin pa rin natin mamaya. Pero hindi ko na ipapakita. Kasi ito, pinakita ko na. Yan. So ito, guys, napadaan ko na ng bagong dust seal at saka oil seal. Hindi ko na pinakita kasi madami namang tutorial dyan sa YouTube.
So ito ang symbolo na natin guys, para makita nyo kung anong epekto nito kapag maglalagay tayo dito sa may dumping rod ng bushing or spring. So yan, symbolo na natin guys. So muna ang ito, itong bushing, yung kinap natin kanina, tsaka itong dumping spring. Lagay lang natin sa loob. Yan o. Tsaka lagay natin dito sa may outer tube. Huwag nyo nang pansinin yung outer tube guys. Matanggal yung pintura niya kasi nugasan ko ng gas. Na pala kalimutan to guys. Ilak natin. So ito guys, nilagay na natin. Pagkumparahin natin siya sa hindi pa natin na magic blower. So ito guys, bumaba ng unti, pero goods na yan kesa sobrang haba nito. Gusto ko sana kahit mga 4 inch ganun yung para static na, pero pang daily naman natin sinize kaya okay na to, basta may nabawas. Baka sabihin nyo hindi yan pantayan guys. Yan na, hindi lang kasi mapapito sa camera dito na lang. Tsaka lagyan nyo lang ng kahit konting liquid gasket itong lock sa baba para hindi tumagas. Kapag di naman kayo magpapalit nito, liquid gasket na lang gamitin nyo. So hindi na pala ako nagputol ng spring dito sa loob. Kung anong stock ganun pa rin, ito yung play niya. Wala pa tong langis, bumabalik ka agad. Pero kapag may langis yan guys, talo na at 20W40 yung gamit natin, pabagal yan pagbalik na yan. So lagyan na natin, try muna natin yung 80ml kung okay na ba yun. Pero pag hindi pa, kung dadagdag tayo. So shoutout pala sa measuring cup natin, Baby Flow, joke lang. And guys, 80. Nalagay tayo ng 80 ml. Ito guys, 60 na to. Magdadagdag pa tayo ng 20 ml mamaya. So ito muna. Tinang nauna tapos plus 20 ml, saktong 80. Lalagay ko pa rin to kahit na nagdagdag na tayo sa dumping rod. Bumbay mo pala muna para walang hangin sa loob. Thank you.
lalagay ko na tong spacer. So yan, try natin i-play. Yan, ang smooth, ang smooth ng bounce niya, hindi pala nakita. Yan, tignan nyo guys, ang smooth na. Suabe. Sa tingin ko okay ng 80 ml, pero depende sa inyo kung gusto nyo pang dagdagan, pero gusto nga itong 80 ml. Ano, so yun guys, 80 ml lang yung linagay ko, hindi ko na siguro bibidyan yung isa, pero mamaya na lang kapag natapos na silang dalawa. At ikabit na natin kay Nice. Tignan natin kung okay ba yung play niya. So yun guys, gawin ko na yung isa. So day 3 guys, tapos na natin na ikabit yung ating Minagic Lowered na forks. Yan. At napalitan na din itong mga oil seal tsaka dust seal. So kung mapapansin nyo dito guys, yan, mas bumaba yung kanyang inner tube, pero naka-lowered na yan guys, saktong lowered na, hindi na to tatama dito sa may T-post. Yan. Gusto ko sana yung eto, yung hindi na tawag doon, basta parang static tignan yung wala na to, pero yun nga, hindi umubra yung spring. Pero soon siguro maayos din natin to. Ganyan muna, pansamantala. Pansamantagal. So, check natin yung kanyang play, guys. Okay na guys, mabagal na yung pagbalik niya. Ang tawag doon, rebound ata. Ayan. May rebound na siya. Ang smooth na, hindi kagaya dati. Kaya nagkaganyan guys, hindi dahil sa Magic Lowered kundi sa langis. Kaya pag gusto nyo ng stable na forks or tune ng mga forks nyo, gumamit kayo ng 20W40 na langis, kahit hindi fork oil, basta 20W40 na langis, engine oil man, basta kahit anong langis guys. So yan yung kinalabasan. Dito ko na siguro tataposin tong video guys. Kita-kits tayo sa sunod na video. Ride safe lagi and God bless.